Kapit! Ayan, nakasakay kami dito sa pickup ni Kuya Greg. Ate, magbablog lang ako ha. Ayan, meron akong kasama dito ng isang dalawang maganda dito sa akin. Cute na bagay. Nandito kami ngayon sa pickup ni Kuya Greg sa kanyang 4x4 at ang kalsada ay hindi maaari yung aming service. So, tingnan po natin yung kalsada. Okay, so kita nyo naman po yung dinadaanan. Ayan po, yung dinadaanan papunta dito sa Sitio Balagbag Araw. Ay talagang hindi maaari ang service natin dito. Tamo naman natin yan o. Hop! Hop! Baka maging ice. Hop! Dumudulas na yung 4x4. 4x4 na to. Yeah. Uy, 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 uy. Okay na. Isa pa. Isang tungo pa. Ilang. Magandang adventure to. Sira. Ayo. Yan po ang aming dinadaanan dito. Bulsa yung nadaanan. Tayo. Yeah, para makita yung daan. Oops, may ano po. Sige, okay lang. Natapuan ako ng langga. Yeah! Ayan, oh, lalim mo, tamo. Ayan, hindi talaga pwede service natin dyan. Mababalahaw tayo. Uy, dumudulas. Ah, 4x4 na to ha. For sumasayaw ang ating 4x4, sumasayaw. Hop. 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 Pinabig pa. Yeah. Uy, nakapunta na yung fisher. Ah. Ayan, dito tayo, malapit na tayo, dito sa kanyang farm. Yeah, yoko. Ayan, ayos na. Wala nang masyadong mataas. Ay, dito na maglakad. Okay, nila, wala nang problema dyan. Yun na yung kanyang ano, yun na yung kanyang buong farm. Okay, so nandito na tayo sa farm ni Kuya Greg dito sa Balagbag Araw. Ano, ang ganda naman ang tanim niya dito. Yeah, yeah, yeah. One month establishment. Okay, so nandito na kami sa farm ni Kuya Greg at ayan, ito yung aming sinakyan. Ayan, nagpalog-alog kami dito sa likod kasi pangit yung daan. So, ayan po yung sasakyan ni Kuya Greg, 4x4. Ito nyo naman, ang ganda niyan. So sila po yung aming kasama. Ito kaibang office. Yung dalawa dyan na nakatabi ko sa likod sa pickup. So nandito ko ngayon sa bahay ni Kuya Greg at ito katabi ko ang kanyang napakagandang may bahay na nagluluto. Ayan o, ayaw tumingin. Tingin ka naman din eh. Ano ganda oy. Oh, ayan o, tamo. Suplada, ayaw tumingin o. Busy. Masisira ang kamerang. Ganon. Ano ho yan? Ngayon, merong talong. Yun lang ho yan ah. Ayan, nagluluto ng pagkain, mga gulay, masasarap na gulay. Video ko kung kanyang pagluluto. Ayan. Ayan, ayaw mo tumingin. Sige, kita ka ngayon dito sa video. Ayan, mga kanata na magaling. Ayan naman.
Wag. Uy. May balinghoy. Umuusok yung balinghoy. Ma. Tsaka may kapimbarako. Wow. Corrupt. Sarap ng kape, mga idol. Sarap. Ayan pa mga idol, at mayroon kasi silang meeting dito sa balagbag araw dito sa farm ni Kuya Greg. And the Lord is we recognize na siya yung pinagmumulan ng lahat ng pagpapalad. Father, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong tulad nito. Salamat Lord sa good weather. Salamat din Lord na hinatid mo ang aming mga panyapak safely dito sa lugar na ito. Salamat sa buhay ng aming pilot. Salamat din Lord sa Panginoon na siyang magiging daluyan lockdown. Seek your face, suriin mo ang aming mga puso kung mayroon pong mga karumihan, mga kasalanan, sinadya man o hindi sinasadya, amin pong inilalagak at hinihingi ng notice. Pero kahit biglaan, tayo po ay naniniwala na kaparaan ng malim. Gusto ko lang pong ipakilala ang mga kasama po natin ngayon. Yan po. So, syempre, may bago po kami kasama na hindi po ninyo. Good morning, Kuya Greg, sa behalf of your mga kasama. Okay, tayo dito sa kanyang kubo. Magandang mag-stay dito sa kanyang pahinga, dito sa itaas. Ganda dito. Na-miss ko tong lugar na to. Ang ganda dito mga idol. Talagang na-miss ko tong lugar na to. Almost 1 month na huli akong makapunta dito kasama ko yung mga taga-agriculture. At ito, ngayon lang uli. Talagang na-miss ko talaga tong lugar na to. Napakaganda. Ang ganda dito mga idol. Talagang gustong-gusto ko talagang binabalik-balikan tong lugar na ito. Ang ganda. So, nandito ko ngayon sa kanyang pahinga, dito sa pinaka-kubo niya, dito sa itaas. Press ko dito. Kita niyo naman yung tanawin, no? Ganda dito. Sarap magpahinga dito sa kanyang kubo, dito sa itaas. Okay, pahinga lang muna tayo dito, mga idol. Wow, ganda ng tanawin talaga dito. Ayun mga idol, yun ang tagay tayo. Yun yung palace in the sky. Ayan o. Halos katabi na ng lugar. Malikot yung camera kasi naka-zoom. Diyan sa baba na yan mga idol. Ilat na yan eh. Sabi nung isang katiwala nila dito or yung isang tao nila na tumitigil dito sa kubo nila, sa pahingahan nilang to. May mga unggoy dyan na naglalabas ang pagkagabi. Ang dami rin unggoy dyan. Kitang-kita daw dyan ng mga unggoy lalo na pagkamaliwanag ang sikat ng buwan. Minsan umaabot dito sa kubo yung mga unggoy, tumatawid hanggang dito. Tara mga idol, baba tayo. Uy, nag-memory yan to sila. Baba tayo. Uy, may bantay. Yun, umalis. So, yan po mga idol at ini-interview nila si Kuya Greg. So mga idol, galag-galag mo na ulit tayo dito sa farm ni Kuya Greg, dito sa kanyang napakagandang farm. Ganda lang kanyang mga halaman dito.
Talagang sarap talagang balik-balikan tong lugar ni Kuya Greg. Ayan, papaya oh. Mga idol, papaya oh. Aba, ano? Ito mo, may bunga na. Daming bunga. Kanyang balingoy, tataas na. Alagala ulit tayo sa kanyang farm. Sarap talagang galayan tong farm ni Kuya Greg. Nakaka-relax dito. Ganda. Yan, mayana. Wow. Ganda. Sarap maglakad-lakad ito mga idol. Pagmamasdan mo yung kanyang mga tanim, ang dami. Dati kasi talagang hindi pa ganitong kaganda tong farm na to. Ang daming matataas na damo pero ngayon napakaganda na. Daming tanim. Mulaklak na yung kanyang mga ano. Ano ba ito? Patola? Ayan o. May bunga na nga. Talagang masaganang dito sa lugar ni Kuya Greg. Sipag lang talaga mga idol, hindi ka magugutom dito. Ganda oh, kanyang mga talong. Pasok tayo dito. Okay, ayun, may sili. Oh, ha? Ba, may sili. Ayun pa mga sili niya. Ganda ng mga sili niya. Nakaka-enjoy tingnan itong lugar ni Kuya Greg. Sarap mag-relax dito. Kaganito. Paro-paro. Lalaro. Nakakatawa yung paro-paro. Daming bunga. Daming bunga. Wow. By far. Pasili. Ang sarap galain ng lugar ni Kuya Greg. Itong lugar ng Baifa.
meron din siya mga idol, mga may palay, oh. Ayan. Yan to naman yung kanyang maliit na traktora. Kahit maliit yan, pero malakas yung makina niyan. Ito naman ang kanyang ipang mga tanim pa. Talong at saka anong isang to? Kalimutan ko anong tawag dito sa halaman na to. Ito naman mga idol, mais. Ang kanyang mais. Ito naman yung papaya. So yan po mga idol, yung 4x4 na sinakyan namin kanina. Wild truck. 4x4. Yung kanyang patola. Sabihin po ninyo kasi pag pinagsama-sama po yun, ay magkakaroon ng significance din po yun. Na may tanim kayo sa sarili ninyo. Baka mamaya ay chat room, sin lang tayo ng sin doon. Wala naman talagang nagre-report na may tanim. Kung good. Then ayun po mga idol, at patuloy pa rin nilang ini-interview si kay Greg. At ayun, meron ng mais. Wow, sarap ng mais. Ano po, turuan natin mga anak natin na So, ayun na po si Ate AC at pagsusukat ng palay. Nabibigyan kayo ng pagtanim. Ang binhi po natin, isang kilo na yan, nakakatanim na po ng dalawang area. Kung ito po ay under the coconut naman, huwag po kayong manghinayang magtanim under the coconut kasi ang Quezon, yun po yung kanilang practice under the coconut tree. Puntahan po natin si Ate AC. Meron pa po kayo? Lahat po sinusukat niya ang taas ng palay. Ito yung pinuntahan natin kuya nung nakaraang August 30. Oo, ito nga. Papansin niyo, nalusaw daw yung gitna. Ayun, natuyo oh. Yun daw yung pinatubigan ni Kuya Greg. Hmm? Ayaw nila ng tubig kasi upland dry. Ay, siya. Ay, nalulunod. Ayun, ito mo. Tuyo. Oo, natuyo. Ayun, namatay na. Hindi pala siya pwedeng yung pinatubigan. So, ito yung palay na natuyo. Ang variety niya ay Dinolores. Oh, Dinolores yung variety. So, ito yung upland rice. So, ibig sabihin, kapag pinatubigan, namamatay siya. Sayang, oh. Dami pa man din. Sayang. Itong nanditong iba, oh, meron na rin ditong natuyo eh, yun, oh. Hmm. Yung kasi yung mababang lugar na naipunan ng tubig eh.
So mga idol, ito kasing palay nito ay tinatawag na upland rice. So ibig sabihin, hindi siya kailangan na patubigan ng patubigan kasi ayun, katulad ng nangyari, nung pinatubigan daw ay yun, natuyo yung parting gitna nung palay, namatay. So ganyan pala pagka upland rice. Kain tayo mais mga idol. Strap ng mais. So mga idol, nandito uli ako sa kubo ni Kuya Greg dito sa itaas, sa kanyang pahingahan. Sarap magpahinga dito kasi malamig, mahangin. And ito nga pong lugar ni Kuya Greg, itong sityo Balagbag-Arang, itong kanyang farm ay mismong malapit na sa Tagaytay. So ito, nasa harapan ko ngayon yung Palace in the Sky. So ayan po. At kitang-kita po dito. Ayan po mga idol, yung natatanong yung bundok na yan, yan po yung Palace in the Sky. People's Park. Oh, yan po yun. So, kitang-kita na po dito yan mga idol. Malikot lang po yung camera kasi naka-zoom. So kapag pumupunta kami dito sa lugar ng Biofa dito kay Kuya Greg, simula sa Kalamba, sa opisina, sa Kasili ako dumadaan, pasok ako ng Kanlubang, then daan ng Kasili, akit ng Tagaytay. So yun, diretso na pupunta na dito sa Sityo Balagbag-Arang. Then nakita naman nga ninyo yung binano namin kanina, talagang putik na putik. Kaya sinundo na lang kami ni Kuya Greg, simula din sa kanyang bahay. Sinundo na lang kami ng kanyang 4x4 kasi hindi na namin papunta dito ay talagang maputik. So hindi talaga pwede yung service namin. At mababalaho talaga. Sa ilalim ng balag ng ampalaya. Ang nagawa. Ang lalagay ng plastic dun sa mga bunga. Balutan ng plastic. Sarap ng hangin dito mga idol. Sarap ng pahinga dito. Sarap ng simoy na hangin, malamig. Nakaka-relax. Then meron din dito na mga pinapatuyong mais. Sarado. Nakasarado yung net. Pasok tayo. Yeah. So ito po mga idol. At nagpapatuyo ng mais sa loob ng kanilang greenhouse. Kabila. Sikip. Tatam na. Oo, talagang sa farm kailangan talaga yung grass cutter. Aking tinatam na ngayon ito natin kakamay ito. So yun po mga idol, meron silang grass cutter. Umaandar pa rin yung grass cutter na yan. Ang gagamit pa nila. Ayan ho ay, ganito po, ililista niyo ho yung mga informasyon. Ano po, 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 ano
Dadalhin na lang, Ima, nito. Oh, naghahasa. Yeah, mapapanood mo, naghahasa ka. Kasi meron kang gigilitan. Ganto talaga ang mga magsasakay, no? Ba, siyempre. Kailangan matalos ang tak. Ayo. Lalo na pagka mayroong aanga-anga. Hasa, hasa. Yun, kain na na. Kain na sila. Tanghali ang time. Atilani, busy-busy pa din. Mamaya na yan, Atilani. Kain na o. Mga prutas, idol. At saka talong. Ito mga idol, pauwi na kami. Ayan, ah. Nakatabi kami ng tatlo. Yung isa, tatlo. Uwi na kami. Bye-bye. Bye.